Matalino ka, may entertain ka. Kung tanga ka, masasaktan ka. What's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong panibagong reaction video na kung saan mga kapenyo ay sumagot na nga tong kuya ni Bangis aka Rendon Labador mga kapenyo. At dito nga dinetalye niya kung ano yung nangyayari dito kay Joding, no? At hindi nga daw niya hawak ang buhay nito o ang utak nito. Totoo naman mga kapenyo, kasi kahit pa sabihin natin na magkakapatid yung mga yan, eh hindi mo pa rin pwedeng hawakan kung ano yung nasa isip ng kanyang kapatid. Pero bilang kuya mga kapenyo, no, sana naman kahit papano eh nasasabihan mo yung kapatid mo sa mga pinagagawa niya, kasi hindi na rin maganda talaga. Pero mismo naman din kay Rendon nang galing, sinabi rin niya dito na talagang sumosobra na rin ang kanyang kapatid, no? Pero syempre wala pa rin siyang magawa dahil syempre buhay yon ang kanyang kapatid. Kung gustong sirain ang pangalan nila ng kanyang kapatid, eh wala naman din talaga siyang magagawa. Which is totoo naman talaga yon mga kapenyo, no? At dito nga sa kabilang banda, ang hindi ko lang nagustuhan dito kay Rendon, eh medyo okay na sana eh. Alam nyo mga kapenyo, idol ko sana to, kaso minsan may pagkaungas din. Alam mo mga kapenyo, ba't ko nasabing may pagkaungas din? Biruin mo, si 3-times world champion champ Casimero, eh talagang sinabihan din niya ng hindi maganda dito, no mga kapenyo. At syempre, bago ang lahat, simulan na natin to at panoorin natin ng sabay-sabay kung ano nga ba ang hindi magandang sinabi nito ni Rendon Labador dito lang naman kay champ Casimero. Sa akin na ano daw masasabi ko sa issue, actually ayoko makialam eh, kasi hindi yun yung content ko eh. Pero since ang dami nagtatanong kung ano opinion ko diyan, kung bakit ganon. Ako kasi, iba-iba kasi tayo ng goal eh. Kahit kapatid ko kasi si Bangis, hindi ko hawak yung utak niya, hindi ko hawak yung pagkatao niya. Tama. So magkaiba kaming style. Gusto ko lang malaman nyo na yun yung goal niya eh. Diba? Kung saan ka masaya, gawin mo eh. Pero aminado rin ako na sumusobra na rin talaga siya. Tama naman talaga yung sinasabi mo, Rendo, no? At kahit ako, talagang approve ako sa'yo dyan, kasi talagang ako may mga kapatid din, no? At wala tayo pakialam talaga sa buhay-buhay nila, no? Kasi mga may sarili na tayong isip at buhay. So hindi rin natin papakialaman kung ano yung ginagawa ng mga kapatid natin. Pero bagkos bilang isang kuya, yun nga yung sinabi ko kanina na konting alalay din sa kapatid, kasi kung ano-ano na talaga yung kanyang pinagsasabi sa social media, at marami na siyang inaapakan na tao. Bukod doon, yung mga Bisaya ay talagang inaapakan niya na, no? Masyado niyang minamaliit ang pagkatao naming mga Bisaya, which is talagang hindi maganda para sa isang influencer. O kung nagpapahype ka lang, eh yung sasabihan mo kaming mga bobo at mahihina tanggap pa eh, pero yung mga bobo hindi ka tanggap, no? Kasi napakapangit pakinggan, medyo foul talaga, at kain eat, at kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya sa mga Bisaya. Walang ilaw daw sa Bisayas, walang signal, di ba? Yung mga pangmamaliit na ganon, eh medyo nakakaasar talaga, dahil marami talagang maiinis pagka ganon ang ugali ng kapatid mo. Pero syempre, Rendon, no? Sasabihin ko lang din sa'yo, kung hindi mo kayang patinuin o hindi mo kayang sabihan niya ang kapatid mo, huwag ka na rin magtataka kung one time eh talagang mabanatan niyang kapatid mo, no? Hindi naman sa nagbabanta ako, pero talagang alam mo naman siguro ang kalidad din naming mga Bisaya. Pag kami ay inaapi, eh talaga naman na nagkakaisa din kami, Rendon. Yan ang tandaan mo. Hindi na tama, ganon. Tapos yun nga, nagpost pa si MG yesterday na pinost niya yung convo niya kay Casimero ba yun, yung champion daw. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo dito sa Battle of the YouTubers. Wala namang pera. Wow, grabe ka naman manalita, bro. Sabihan mo 3-times world champion na walang pera? Ano ka ba? Pupunta ba ng Amerika yan? Balikan kung walang pera yan? Mag-isip-isip ka naman, bro. Alam mo, sa totoo lang, idolo kita eh. Nagmamotivate ka ng tao. Maganda yung sinasabi mo sa mga tao, sa mga small YouTuber, nakaka-motivate ka talaga. Pero yung ganyang pananalita mo, bro, hindi rin maganda yan. Alam mo kung bakit? Kawalan ng respeto yan sa ating champion. Nagdadala ng bandera yan sa buong Pilipinas lang naman. Baka hindi mo alam, Rendon, no? Yan sinasabihan mong walang pera. Wala ka na bang hype? Ba't nandito ka? Ginagamit nyo pa yung pangalan ko para lang mapansin ka? Naku po, hindi naman kailangan namang gamit ng pangalan ni
champ Casimero, Rendon. Tandaan mo yan. Ipasok mo sa kokote mo, Rendon, ha? International boxing ang nilalabanan ni champ Casimero. Kung sa hype lang ang sinasabi mo, eh mas kilalang kilala naman yan sa'yo. Pag-isip-isip ka, Rendon, huwag masyado rin na mataas ang tingin sa sarili. Hindi yan nagpapahype sa inyo, no? Buti nga eh, sumasali pa si Champ Casimero dyan sa Battle of YouTuber nyo. Kasi kung wala si Champ Casimero dyan, wala rin yang hype nyo! Alas man buha nga mo, ha? Huwag nyo kong dinadamay. Kung gusto mong kalabanin si Haring Bangis, sabihan mo siya. Pero nag-post yata kanina eh. Nakakita ko eh. Si Casimero eh. Sige, labanan mo. Magsuntukan kayo dyan. Maraming nagagalit actually eh. Maraming nagme-message sa akin na bakit daw ganon, bakit ganyan. Eh paano naman kasing hindi magagalit sa'yo, bro? Unang-una, isa ka rin sa ulol eh. Alam mo kung bakit? Tinabihan mo rin kasi kami mga Bisayas na wala namang mineral water doon. Diba no, nagte-training kayo nila Oragon, Billy Jack at ng iyong kapatid. Nagsalita ka din doon na sinabi mo na wala naman mineral water din sa Visayas. Eh isa ka rin kasi sa promotor. Alam mo yon, Rendon, kung inaayos mo lang sana yung sarili mo at kung tumatayo ka sana bilang nakakatanda sa iyong kapatid at doon sa mga alalay mo na yan, eh hindi sana mangyayari yung ganito. Tapos ngayon, galit kayo na kinokomentan kayo ng hindi maganda ng mga kapwa namin Bisaya o taga Luzon o taga saan man. Paanong hindi magagalit ang tao sa inyo? Eh mga ulol din kayo! Eh, hindi natin alam kung anong goal niya eh. At the end of the day, guys, gawin niyo kung saan kayo masaya. Kasi para sa akin, ha, no bias, ha. Kung matalino ka, may entertain ka. Kung tanga ka, masasaktan ka. Eh, yun na nga eh. Kung matalino ka, may entertain ka. Diba? Sabi mo na yan. Okay naman ma-entertain eh. Kaso, yung sinasabi mong pangalawa, kung tanga ka, eh masasaktan ka. Eh, hindi ba parang sa inyo ata bumabalik yung pagkatanga? Alam mo kung bakit? Eh, nag-hype kayo nang mali yung ginagawa niyo. Hindi for entertainment, di ba? Kasi kung entertainment yan, ikaw na nagsabi, kung matalino ka, may entertain ka. Ngayon, kung tanga ka, masasaktan ka! Diba? Parang binalik nyo lang din sa sarili nyo yung sinasabi mo. Kaya mag-isip-isip kayo, Rendon, no? Pagka mag-hype kayo, eh wag na kayo mang-apak ng tao. Kasi nga, yung sinasabi mo, hindi yan katalinuhan. Kabubuhan yan! Tama, diba? Inaasaktan lang naman yung mga tanga eh. Eh marami naman nagko-comment sa kanila na natutuwa, na na-entertain naman. So, pili na lang kayo kung nasaan kayo. Basta ako, focus ako sa kalabang ko. Okay, huwag niyo akong dinadamay sa issue niyo. Wala namang problema, Rendon, na hindi ka idamay, no? Hindi ka naman talaga dinadamay eh. Kaso minsan nakakabwisit lang. Bakit ka mo? Eh yun nga, yung pagsasalita mo sa aming mga Bisaya na walang tubig nga dun sa amin. Syempre tatatak yun sa isipan namin lahat, 'di ba? Sana bago niyo ginawa 'yon, pinag-isipan niyo muna ng 10 beses kung tama ba 'tong sasabihin ko. Yun nga eh, ikaw nga mismo talaga nagsabi, 'di ba? Kung matalino ka, may entertain ka. Kung tanga ka, masasaktan ka. Kaya ayan ang problema sa atin, mga Pilipino. Hindi ko naman nilalahat mga kapenyo, pero meron at meron talaga mga Pilipino mapanglait. Yan 'yung sinasabi ko mga kapenyo, no? Na sana lahat tayo tingin natin eh pantay-pantay. Hindi porke nakahawak tayo ng maraming pera, eh ang tingin na natin sa sarili natin, eh napakataas na natin. Yun ang pangit sa ating mga Pilipino. Damn! Yan ang sinasabi ko mga kapenyo. Iuulitin ko, hindi ko nilalahat, pero karamihan sa ating mga Pilipino kasi, yung iba, mayayabang. Ngayon, kahit kapatid ko yan, bottom line, ay hindi ko hawak yung buhay niyan. Mamaya, nag-iba siya ng goal, gusto niya sumikat, hindi natin alam. So, tingnan natin, balita ko, may nag-uusapan ng management ng Battle of the YouTubers kung papaglaruin pa siya or tatanggalin pa siya sa liga. Tingnan natin, siguro naman yung mga management ng Battle of the YouTubers ay fair naman sa pag-weigh ng bagay-bagay kung tatanggalin ba siya. Pero para sa akin, no bias again, kahit kapatid ko siya, si Haring Bangis, feeling ko, paglaruin nyo. Alam mo, maganda rin naman talaga na paglaruin.
laruin si ano no, si Jokling no, mga kapenyo. Kasi unang-una, gusto nating makita siya na matalo. Real talk to mga kapenyo, wala nang ano, wala nang bali-bali ko. Diretsahan na to mga kapenyo. Sabi ko nga sa inyo, pag ako ang bumanat sa iyo, talagang dederetsahin kita no. Wala nang bali-bali ko to mga kapenyo. Kasi gusto ko siyang matalo talaga. Yun yung gusto kong makita para maranasan niya at maisip niya sa sarili niya na mali yung mga pinagsasabi niya sa ating mga Bisaya. Yun ang pinakamaganda, magiging leksyong aral para sa sarili niya at may i-realize niya na mali pala yung mga sinasabi niya sa atin. Makita nyo, kalaban niya si Casimiro, sige, magsuntukan sila dun sa suntukan ng mga sikat. Kung mabugbog siya, edi okay, di ba mapapanood yun ng live? Hindi naman pwedeng sumali si Casimiro sa ganyan. Pwede kung sasali lang siya for the hype. Pero yung sasabihin mo na makikipagbugbogan siya sa iyong kapatid, maawa ka. Please, Rendon, maawa ka sa iyong kapatid. Maniwala ka sa akin. Hindi na aabutin ng round 1 yan. Hospital talaga ang dating yan. Baka pag napasama-sama pa, RIP pa ang abutin ng kapatid mo, no? Kaya kung ako sa'yo, maaga pa lang, pigilan mo na yung kapatid mo bago pa humantong sa huli problema ng kapatid mo. Kasi, mga kapenyo, hindi naman talaga papatulan ni Champ Casimiro yan. Tsaka may lisensya si Champ ng pro boxer, hindi siya pwedeng lumaban talaga, mga kapenyo, sa mga normal lang na katulad natin, no? Hanggat maaga pa rin doon, sabihan mo yan talaga yung kapatid mo. Kung manalo siya kay Casimiro, edi hindi natin alam. Di ba? So sige, di ba? Kung ako kasi, sige, pasalihin nyo para kung ano yung mga sinasabi niya, patunayan niya. Kasi pag hindi nyo siya pinalaro, pinatanggal nyo siya, ano niya mapatunayan yung sinasabi niya, yung bunganga niya. Malay mo, totoo. Eh, nag-video siya noong nakaraan. 5 sunod-sunod na 3 points na shoot niya. Kahit ako, hindi rin ako makapaniwala, di ba? Tingnan natin, di ba? No bias. Sports lang. Sige, mag-anuhan sila ni Casimiro dun. Kahit world champion ka Casimiro, wag mo akong dinadamay ha. Kasi iba ako mag-isip. Iba ako, iba yung style ko. Kung gusto mo sumikat, kung ano yung usapan nyo ni MG, wala ako doon. Alam mo, ulitin ko Rendon, hindi na kailangan magpasikat ni Champ sa'yo. Dahil unang-una, mas sikat pa yan sa'yo. Oh! Alalahanin mo Rendon, world champion yan 3 times. Hindi magiging world champion yan kung lahat ng achievement niya eh hindi niya pinaghirapan. Alam mo ba kung saan-saan sumabak na yan si Champ Casimiro? Alam mo rin ba na napagtulungan na rin yan sa isang boxing ring si Champ Casimiro? Isipin mo yung mga pinagdaanan ni Champ Casimiro kumpara naman sa'yo. Nagigil ka. Mas mainam pa nga yung ginagawa mo noon eh, na nagmamotivate ka na lang ng tao kaysa yung ginagawa mo ngayon. Alam mo, sa ginagawa mong ganyan, lumalabas tuloy na para kang kontrabida. Real talk to mga kapenyo, lahat na sinasabi ko dito. Kasi wala na tayong paligoy-ligoy pa, no? Dito kasi parang nawalan siya ng respeto sa ating 3 times world champion, no? Hindi naman sa kinakampihan ko talaga si Champ, no? Pero ang hinanakit ko lang mga kapenyo, konting respeto naman sana sa kapwa-tao. Kasi pag wala kang respeto, wala rin akong respeto sa iyo. Sino ka ba para respetuhin namin? Anyway mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa aking reaction video. At kung meron pa kayong nais ipa-reaction video mga kapenyo, i-comment nyo lang yan down below. At kung kayo ang tatanungin ko mga kapenyo, ano nga ang masasabi nyo dito sa komento ni Rendon Labrador na sinasabi nga niya na huwag na raw natin siyang idamay. Oo, wala naman problema, hindi ka naman talaga kasali rito dahil yung kapatid mo naman talaga yung tunay na may problema rito. Kaso lang, minsan, ayusin mo rin yung nalita mo Rendon. Wag din yung parang bias din ang datingan mo eh. Kasi parang lumalabas dito na parang pinapalaki mo lalo ang ulo ng iyong kapatid. Imbis na sana sabihan mo dahil ikaw ang nakakatanda. Anyway mga kapenyo, maraming salamat at kita-kits na lang ulit sa aking reaction video. Carol.